YouTube boss Rino, welcome to my channel. So ito, paborito nyong lahat. Ang Pipoy Tando, paborito ko dito si Pipoy Tando eh. Tapos sana walang jump scare. Oo, lagi kong pinapanalangin walang jump scare. Oo. Pero mas maganda ya, ilalakas ko yung volume para pag may jump scare, eh talagang gulat na gulat ako. So ito, tirahin natin si Pipoy Tandok bago pa tirahin ng iba. No! Habang abala sa pagluluto ang lalaki na ito, sa mga pagkakataong iyon ay kausap niya ang kanyang misis, bitbit ang isang baby. Thank you. Whoa! What is that? Misis, bitbit ang isang baby. Thank you. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang nalaglag ang isang bag. Wala, nalaglag lang yan kasi talaga naka-elevate eh. Kulay asul. Pero sa pagkakataong iyon, hindi nila ito pinansin at hinayaan na lamang. Ang hindi niya alam, isang patikim pa lamang ito dahil ang mga sumunod na nangyari ay talagang kikilabutan ka. Whoa! May voluntaryo ng paggalaw. Ito talaga, at sinasabi nyo, yung sinasabi ng iba, butas daw to sa kabilang parte para maihigit, maihila, maihigit. Kalokohan yun. Bubutasin nila yung pader para lang gawin yan. Ang mga kagamitan sa kusina ng bahay na ito. Bam! Oh, si! Oh, si! Oh, ay ito, paano nangyari na pabalik-balik? Wala naman tali sa loob niya, papunta doon sa loob, pagsasara. Gagi, legit to, maniwala kayo sa akin. Ang hindi maniwala, pangit. Oh, paano bumukas ang tubig? Kumaripas naman ng takbo ang dalawang nurse na ito matapos di umano nakunan ang paglipad ng isang kaluluwa ng pumanaw na isang pasyente sa kanilang ospital. Makikita sa video, animoy may biglang dumaan na itim na uso. Whoa, sa lente ng bayan? CCTV. Kaharap niyan ang isang pasyenteng nakahiga at nag-aagaw buhay sa mga oras na iyon. Gago, legit to. Kinakabahan ako. May mga nagsasabi na baka ang nakuhanan ng CCTV ay si kamatayan na pinaniniwala ang tagasundo ng malapit ng pumanaw. Yee, creepy. Palubog na ang araw nang makunan ang kakaibang nilalang na ito na kung ating mapapansin, ito ay mistulang isang simpleng babae lamang at ito ay nakasuot ng isang mahabang kasuotan na kulay puti. Ayon sa nakapanood ng CCTV, may kakaiba dito sa nilalang na ito. Pero bago natin ituloy, batiin muna natin ang mga certified matapang. Ang ina naman talaga, oh, seryoso na ako eh. Tunog pa lang, nagugulat na ako eh. Eto, kita to ng ano, nakikita siya ng aso. Akad ng babaeng nakunan ng CCTV. Ayon sa may-ari ng video, posibleng hindi ito normal na tao. Pansinin maigi ang kanyang mga paa. Ito ay mistulang paa ng isang kabayo. Oh, na kung ating dadalin ang nilalang na ito sa Pilipinas, papaniwalaan natin ito na isang tikba lang. Habang natutulog naman ang... Ay, grabe naman ang itim. Medyo maitim ang kilikili niya. Tama ba ako? Or dahil black and white lang? Ay, mumultuhin talaga to. Ang babae na ito, nakunan ng CCTV ang animoy pagsapi sa kanya ng isang espiritu. Sobrang creepy ng paggalaw ng kanyang mga kamay. Pansinin nating maigi na tila kumukumpas ito na para bang may humihila rito na animoy isang espiritu. Naalala ko sa videong ito ang pagkumpas ng kamay ni Elisa Lam na misteryosong nawala sa isang hotel. Ay, ito, oo, ito yun. Ng matindi.
Napanood ko to sa Netflix, kinabutan ako dito. Oo, oo. Makalipas ang ilang minuto ay nagising din ito sa kanyang pagkakatulog. Mag-isa lamang ang lalaki. Nakabahan ako kay Pipoy Tandok. Piling ko meron lalabas dito eh. Piling ko lalabas na ito si Pipoy Tandok. Dito sa isang opisina kung saan sa mga pagkakataong iyon siya ay nagtatrabaho. Mapapansin natin na mayroon siyang hawak na isang laptop. Sa kaliwang kamay naman ay mayroon siyang dalawang cellphone na hawak. Sa video ito, wag na wag kang kukurap dahil matutunghayan natin ang isang paranormal activity kung saan kuhang-kuha sa video ito ang paglipad ng kanyang cellphone mula sa kanyang kamay ay lumipad ito papunta sa kanyang table. Wow! Dahil sa pangyayari ay bigla na lamang itong tumayo at nagmadali palabas ng opisina. Gago! Oh! Kuha ang video na ito mula sa CCTV ng isang sementeryo. Sa mga oras na iyon, kasagsagan ng ulan at bagyo nang walang ano-ano'y nakunan ng CCTV ang nakakapangilabo na nilalang na tila isang multo na nagpakita sa video. Panoorin natin maigi. Ay pucha. Sa dulunan ng puntod malapit sa gate ay may bigla na lamang lumabas na isang animoy na kaputi na babae. Gumagapang ito na parabang isang sadako. Ang malaking tanong, ito ba ay isang kaluluwa o di kaya isang tao lamang na nantitrip at nanggo-good times lamang sa mga taong nakakapanood ng CCTV? Ang kasagutan, walang nakakaalam. Tangina mo! Nakuha na naman ng video ang animoy paghila sa isang babae ng masamang espiritu. Ito ay dinala sa dilim pero nakatayo ang babae at kumaripas na... Ang sexy mo kasi tapos tuwad ka ng tuwad dyan, hihilahin ka talaga sa dilim. Aba, alam nyo kasalanan nyo kasi ang mga babae, kung ayaw nyo mahila sa dilim, huwag kayo masuot ang sexy. At huwag kayo tumuwad. Pero nakatayo ang babae at kumaripas ng takbo. Oh. Ito hindi ko alam pa paano nila ginagawa to ah. Na kung edit to, hindi ko alam kung talaga pa paano nila ginagawang hila to. Grabe, wala naman tali yan eh. Posible naman mahahila mo yung tao. Diba? Naisa nang umihi ng lalaking ito sa gilid ng pader. Pero napag-isip-isip niya na mayroon nga palang naka-install na CCTV sa lugar. Kaya't pumasok na lamang ito sa loob ng CR. Pero pagbukas niya ng pintuan ay may nakita siya rito na kakaibang nilalang. Dahil sa kanyang nakita ay dali-dali na lang siyang tumakbo papalayo rito. Nagbabalbal yun. Oo, babalbal yun. Kaya natakot siya, nahuli niya, nagbabalbal sa CR. Ito, sa video mapapansin na para ba itong kulay puti, na para bang isang kalbong nilalang. Ay, tartado ka! Nananahimik ako dito, sinasabi ko na sa'yo eh. Nananahimik ako dito. Na maihahalin tulad natin sa isang alien. Ito ano yung alien, nagbabalbal sa CR ang buta. Kinakabahan talaga ako kay Pipoy Tandok. I came from the mud.
There's dirt on my hands.